natin mababago ang katotohanan na tatanda tayo by age at sa physical na itsura natin. Ngunit maaari naman nating kontrolin ang iba pang mga factors na makatutulong upang manatili naman tayong mas mukhang bata kaysa sa edad natin. Ito ay sabi ni Dr. Eugene Elliott ng Memorial Care. Kaya naman, narito ang pitong bagay na ito na may posibilidad na magpamukha sa atin ng mas matanda kaagad kapag ginawa natin ito. At sa paglipas ng panahon, sisipa ito sa ating katawan na magre-resulta sa mga nakikita at mga permanente mga palatandaan ng pagtanda. Kaya naman kung interesado ka malaman kung ano ang mga ito, simulan na natin. Una, umiinom ka ng napakaraming alak. Ang alak ay may isang bilang ng agarang epekto sa ating katawan. Wala sa kanila ang maganda. Nakatutuyot sila ng balat at nagiging sanhi ng pamamaga na maaaring maging sanhi ng facial flushing, pamamaga at silang mga capillaries na lahat ay nagpapamukha sa iyo ng mas matanda kaysa sa edad mo. Sa isang multinational na pag-aaral noong 2019, sa higit na 3,200 kababaihan, ang mga uminom ng higit sa 8 inumin sa isang linggo ay mayroong higit na upper facial lines, pamamaga sa ilalim ng mga mata, oral commissures or pagkawala ng mga mid-face volume at mga daluyan ng dugo kaysa sa mga babaeng uminom lamang ng katamtaman or umiwas sa alak. Pangalawa, hindi umiinom ng sapat na tubig. Well, ang hindi pag-inom ng sapat na tubig ay maaaring humantong sa pagkatuyot na maaaring ipakita sa iyong mukha, sa anyo ng pagkatuyo, mga wrinkles sa gilid ng mata, mga pinong linya at mga dark circles. Pangatlo, hindi naglalagay ng sunscreen. Ang pagkakalantad sa labis na sikat ng araw ay maaari ring magresulta sa tuyong balat at sunburn at ang hindi pagkasariwa at pinakabata na itsura. Sa paglipas naman ng panahon, ang pagkakalantad sa UV lights ay maaaring makapinsala sa ating balat at naging sanhi ng mga pangmatagalang pagbabago. Kasama sa pagbabagong ito ang mga photoaging, yung wala sa panahon na pagtanda ng balat dahil sa pagkakalantad sa araw, sabi ng Harvard Medical School. Sa pag-photoage, ang balat ay nagkakaroon ng mga kunot at pinong linya dahil sa mga pagbabago sa collagen, ng isang malalim na layer ng balat na tinatawag na dermis. Upang maiwasan ito, magsuot ka ng mga sunscreen na hindi bababa sa SPF 30 na may malawak na spectrum ng protection laban sa UVA at UVB rays. Kung pupunta ka naman sa pool or mga beaches, siguraduhin na water resistant ang sunscreen mo. Apat, kumakain ng mga pagkaing masyadong maraming asukal. Ang collagen at elastin ay dalawang mga compounds sa loob ng balat na pinapanatili itong tight, plump at youthful. Isang pangunahing underminer ng sistemang sumusuporta sa balat na ito. Ang asukal na kilala rin bilang glucose at fructose ayon sa isang pag-aaral na inilatha sa Journal ng Clinical Dermatology, kapag na-consume mo ang mga matataas na antas ng glucose at fructose, nakalink ang mga ito sa mga amino acid sa collagen at elastin. Sinisira ang mga ito at pinipigilan ang natural na proseso ng pag-aayos ng katawan. Ang lima, hindi sapat na pagtulog. Sa panahon ng pagtulog, iba't ibang mga sistema ng katawan mula sa utak hanggang sa balat ay sumasailalim sa pagbabago at pagkumpuni. Ang pagkuha ng mas kaunti sa kailangan mo ay maaaring magpakita sa iyong mukha. Ayon sa isang pag-aaral na inilatha sa Clinical and Experimental Dermatology, ang mga kababaihan na nakakuha ng kalidad ng pagtulog ay nakakaranas ng 30% na mas mahusay na skin barrier recovery kaysa sa mga kababaihan na hindi nakakatulog ng sapat at nagkakaroon ng makabuluhang mas mababang intrinsic na pagtanda ng balat. Number 6, stressing out. Ang pagiging chronically stressed ay maaring magpatanda sa antas ng cellular, ayon iyon sa Harvard Medical School, na nag-uulat na ang talamak na pagkapagod ay maaring paikliin ng ating mga telomeres. Ito ang mga estruktura sa loob ng bawat cells na naglalaman ng impormasyon genetiko. Habang nagiging mas maikli ang mga telomeres, tumatanda ang mga cells at kalaunan ay namamatay. Hindi lamang ito ang literal na proseso ng pagtanda. Ang mga taong may mas maikling telomeres ay nasa panganib ng malalang kondisyong katulad ng sakit sa puso at cancer
makipag-ugnayan sa iyong medical professional kung sa palagay mo ay nagkakaroon ka ng dementia. At panghuli ang paninigarilyo. Naglalaman ang usok ng tabako ng daan-daang mga lason. Habang ang paninigarilyo constrict ang mga daluyan ng dugo at binabawasan ang sirkulasyon ng oxygen at mga nutrition sa balat. Ito ay parang isang recipe para sa hindi pa panahon na pagtanda at sinusuportahan ito ng agham. Sa isang pag-aaral na inilatha sa Journal ng Plastic and Reconstructive Surgery, inihambing na ang mga mananaliksik ang mga tampok sa mukha ng 79 sets ng mga kambal. Nalaman nila na ang mga naninigarilyo sa oras na iyon o naninigarilyo ng 5 taon o higit pa kaysa sa kanilang kambal ay may higit na mga under eye bags, wrinkles sa labi at sa jaws. So yan lamang ang ilan o 7 bagay na maaring magpatanda sa atin o magpamukha sa atin ng matanda ng mas mabilis. Well, alam naman natin na hindi natin makokontrol ang pagtanda o hindi natin itong mapipigilan. Darating at darating tayo dyan. Pero pwede naman natin itong pabagalin sa pamamagitan nga ng pag-aalaga sa ating sarili. Alright, sana po ay may naitulong ang video ito or nagustuhan nyo ang ating video. Well, nasa atin naman yan kung susundin nyo ang mga advice na ito or ang mga pag-aaral na ito. Depende naman po yan sa lifestyle nyo kung gusto nyo gawin or kung kaya nyo gawin hanggat maaari eh. Gawin po natin. Hindi lang naman ako or sila ang mag-benefit sa ito, kundi pati na rin ikaw mismo.